Narito ang limang palatandaan na kayo may paparating ng malaking halaga ng pera kapag ka ito po'y nakita nyo sa loob ng inyo pong mga tahanan. What's up, Meme? This is Rico Mori and welcome back to my channel, Mabuhay! Kayo po ba, ha, mga Meme, nakakakita rin ng iba't ibang mga hayop na pumapasok sa inyo pong mga tahanan? Batid nyo po ba, ha, mga Meme, na ang ilan sa mga sinasabing mga hayop na ito ay may daladala po mga senyales o palatandaan na tayo po, ha, mga Meme, maaaring makatanggap ng napakalaking kaswertihan, lalong-lalo na po, ha, mga Meme, sa usapin ng kaperahan? Ah, talaga ba? Opo, ha, mga Meme. At ngayon nga po, ha, mga Meme, ay pag-uusapan natin, natatalakayan natin ang iba't ibang mga senyales o palatandaan na maaari po natin makita sa iba't ibang mga hayop na maaaring pumasok sa ating mga bahay. At yun na nga, kapag ito po'y nakita nyo po, ha, mga Meme, na pumasok sa inyo pong bahay, eh nako, matuwa na po kayo kasi yan po, ha, mga Meme, may daladalang mga kaswertihan. Ah, talaga ba? Opo, ha, mga Meme. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano pong mga sinasabing mga senyales na ito na makikita po natin sa iba't ibang mga hayop na yan, ay panoon nyo lamang po ang video kong ito. Oh, siyago, mga Meme! Oh, so yun na nga po, ha, mga Meme, isang mapagpalang araw po ulit sa inyong lahat. At ngayon po, ha, mga Meme, usapang hayop na naman po tayo. Kayo po ba, ha, mga Meme, palagi na lamang po bang nakakita ng iba't ibang mga hayop na pumapasok sa loob ng inyo pong mga bahay? Nakos, Mariosef, ano ba yung kumukulog? Kasi tayo po, ha, mga Meme, eto outdoor vlog na naman. At medyo paulan na naman po, ha, mga Meme, at kumukulog at kumikidlat, ha, mga Meme. Eh, ako, Sus Mariosef, oh, dadim na, oh, nakakasyokot, mga Meme. Siyabilisan na po natin ito, ha, mga Meme. Yun na nga, kung kayo nga po, ha, mga Meme, ay makakakita ng mga sinasabing mga hayop na ito na papasok sa loob ng mga tahanan ninyo, alam nyo po ba, ha, mga Meme, na ito po'y may mga daladala po o hatid na mga senyales nga po ng kaswertihan, lalong-lalo na po sa usapin ng kaperahan. Ano-ano yung mga yam? Kaya wala na po masyadong chika talaki sa mga Meme. Umpisahan na natin to kasi uulan na, ha, mga Meme. Number one po, ha, mga Meme, sa ating list na maaari nyo pong makita sa loob po na inyo pong mga tahanan kapag ka ito po, ha, mga Meme, napansin po ninyo, eh talaga naman po kayo dadagasain ng sobrang kaswertihan, ha, mga Meme, lalong-lalo na nga po sa usapin ng kaperahan. Ang ating pong number one ay ang mga itim na langgam. Opo, ha, mga Meme, pansin ninyo yan, halimbawa katulad po ngayon, ha, mga Meme, uulan na. Alam nyo po ba, ha, mga Meme, ng mga itim na langgam, ha, mga Meme, ay makikita nyo yan sa loob po ng inyong mga tahanan na nagmamarcha papasok po, ha, mga Meme. Usually po ay makikita nyo po yan, may bit-bit-bit po silang mga pagkain o kanin, ha, mga Meme. Nako, napakaswerte po yan, ha, mga Meme, huwag yung papagpagin, huwag yung wawalisin, ha, mga Meme. Kasi talaga naman po yan po ay magbibigay sa inyo ng mga sinasabing mga kaswertihan, lalong-lalo na po, ha, mga Meme, sa usapin ng kabuhayan. Pera po yan, ha, mga Meme. Ah, talaga ba? Opo, yung mga itim na langgam. Eh, pero pagka-apula, paano? Nako, yan po ang ano nyo, sabunin nyo yan, buhusan nyo ng tubig na mainit kasi pumalas po kasi ang mga pulang langgam. Kasi yan po, ha, mga Meme, pagka dumikit naman po sa mga damit nyo, alam nyo po ba, bubutasin yan ang mga damit po ninyo. Nangangat-kat po kasi yan eh, tapos ang kati-kati pa ng mga gat ng mga yan. Ah, leche. Opo, ha, mga Meme, kaya nga ako'y busit na busit dyan sa mga pulang langgam na yan eh, kasi ang sakit-sakit bagang mga gat. Oh, so yun po, ha, mga Meme, kaya kapag ka kayo nakakita ng mga itim na langgam dyan sa loob po na inyo pong mga tahanan, ay hayaan nyo lang. Pero kapag kapula po, ha, mga Meme, kayo po'y kumuha po ng mainit na tubig at buhusan po ninyo, balisin ninyo, sabunin ninyo. Ah? So, sorry, Joseph. At yun na nga po, ang number 2 naman po, ha, mga Meme, ay ang mga palaka. Palaka? Opo, ha, mga Meme. Halimbawa, kayo po, ha, mga Meme, pinasukan ng mga palaka. Kahit ano pong klase ng palaka, ha, mga Meme, regardless kahit ano pong itsura niyan. Opo, ha, mga Meme, kahit ano pong klase pong mga palaka, ha, mga Meme, basta dyan po pumasok sa loob ng inyo pong mga tahanan, eh napakaswerte po niyan, ha, mga Meme. Halimbawa, kayo po, ha, mga Meme, eh nakakitang ganyan sa isang sulok ng bahay po ninyo, biglang may sumulpot na palakang ganyan. Nako, eh huwag niyo, hayaan niyo lang siya, ha, mga Meme, dyan po ilalabas din naman niya. Huwag niyo ano, pupukpukin, no? Huwag niyo wawalisin, nako.
Kasi swerte po yun ha mga meme. Swerte kasi ha mga meme kapag ka ang bahay po ha mga meme pinapasok po ng palaka. Yan po kasi ha mga meme may hatid na kaswertihan. Opo ha mga meme kasi talagang yan po yung pinaniniwalaan ng ating mga matatandang mga ninuno na kapag ka ang isang bahay po ha mga meme pinasok po ng mga palaka. Nako yan po ha mga meme may daladalang mga kaswertihan. Sa kabuhayan po ha mga meme o sa pera. Ah, talaga ba? Opo, regardless po ha mga meme, kaya na doon pong itsura po ng palaka kahit yung mga parang bullfrog na may mga kulog-kulog sa likod. Ay, hiyaan nyo lang, basta huwag nyo nang hawakan kasi baka kayo po'y maihian. Eh, magkakulog pa kayo. Ha? Pero alam nyo po ba ha mga meme, na meron po sa klase po ng palaka na kapag ka nakita nyo po talaga naman pong kayo'y dadaga sa inang kaswertehan at lalong-lalo na po kapag ito po'y inyong pong nahuli ha mga meme. Ano yan? Yung mga puting palaka mga meme. Ah, opo. Kung kayo po ha mga meme papasukin ng mga puting palaka, eh nako kayo po'y magdiwang na. At baka kayo biglang tumama sa loto kasi napakaswerte niyan ha mga meme. Ang mga puting palaka na papasok sa loob po ng inyong pong mga tahanan. Ah, oh, sa'yo po ha mga meme ang ating number 2. Ang ating pong number 3 ha mga meme ay ang mga paru-paro. Paru-paro? Opo ha mga meme, butterfly. Kapag ka kayo po ha mga meme ay pinasok ng iba't ibang mga kulay ng paru-paro, eh talagang napakaswerte po yan ha mga meme. Lalong lalo na po yung mga paru-parong kulay puti at kulay dilaw. Kasi ang kulay dilaw pong paru-paro ha mga meme ay naghihikayat po yan ng pera. Pera po ang dala niyan ha mga meme. Swerte. Ah, talaga ba? Opo mga meme. So yun po ang ating number 3. At ang ating pong pang-apat ha mga meme ay ang mga tipaklong. Tipaklong? Opo ha mga meme, alam nyo po ba ha mga meme na kapag ka ang inyo pong mga tahanan ay pinasok ng mga tipaklong, lalong lalo na po ha mga meme yung mga kulay brown na tipaklong, ay napakaswerte po yan ha mga meme sa usapin ng kaperahan. Swerte po ang dulot yan ha mga meme, halimbawa kayo po ha mga meme mga negosyo, talaga kayo titiba dyan ha mga meme at kayo magkakaroon ng maraming benta dyan mga meme. Kaya abatan nyo po yan, kapag ka kayo po ha mga meme pinasok ng mga tipaklong yan sa mga tindahan po ninyo, sa bahay po ninyo ha mga meme, eh napakaswerte po niyan. Kaya huwag kayong maiinis ha mga meme, huwag niyong pipisain, huwag niyong hahatawin ha mga meme kasi malas po yun kapag kayo pinapatay niyo po yung mga insektong yan. Opo ha mga meme, huwag niyo po silang paalisin o papatayin ha mga meme kasi swerte po ang hatid ng mga hayop na yan. Oh, talaga ba? Opo ha mga meme. Atin po panghuli ha mga meme ay ang mga pusang tatlong kulay mga meme. Ah, talaga ba? Opo, yung mga pusang tatlong kulay o yung tinatawag na mga kalikokat ha mga meme. Yan po yung mga sinasabing napakaswerteng mga klase po ng pusa na nagbibigay po ha mga meme ng kaswertihan sa kabuhayan. Ah, talaga ba? Opo, maganda po yan ha mga meme, alagaan po kayo po ha mga meme, mga negosyo. Yan po kayo po ha mga meme, eh may mga dinibentang kung ano-ano. Kung kayo po ha mga meme, mga negosyo, talaga naman po kayo titiba ha mga meme ng maraming mga benta at mga kita mga meme kapag kayo po yung nag-alaga ng tatlong kulay na pusa mga meme. Yung mga tinatawag na kalikokat. Ah? Opo ha mga meme, katulad po nung aking pusang si Claudia, ang pusang maldita na lagi na lamang nananapak. Lagi na lamang nananampal. Ah? Pero alam nyo po ba, kahit ganun ang ugali yon, kahit bruha yon ha mga meme, eh napakarami naman po kaswerte na ang ibinigay sa akin yan ha mga meme ng akin pusang yan sa si Claudia, ang pusang maldita. Talaga ba? Opo ha mga meme. Kaya yan po ha mga meme ang masasabing mga iba't ibang mga palatandaan o senyales ng mga iba't ibang mga hayop ha mga meme na kapag ka nakita nyo pong pumasok sa inyo pong mga tahanan, eh magdiwang na po kayo kasi yan po ha mga meme, tsak na may kaakibat na kaswertihan. Ah? Oo, talaga ba? Opo mga meme. O, so yun po ha mga meme, kaya kung kayo po ha mga meme ay makakita ng mga yan, eh papasukin po ninyo ha mga meme. Huwag nyo silang palisin, huwag nyo silang patayin ha mga meme. Kasi tsak na kayo po'y mamumutos sa mga sinasabing mga kaswertehan na yan. Lalong lalo na po ha mga meme sa usapin ng mga kaperahan. O, di ba ga? O, so yun po ha mga meme, at kung kayo po'y mga katanungan pa hinggil po dito sa ating paksang pinag-usapan ito, eh pwede po kayo magtanong dyan ha mga meme. Mag-iwan lang po kayo mga question nyo dyan sa ating comment box, at kapag kayo po'y nabasa natin, yan po'y sasagutin din natin dito. O, so yun po ha mga meme, sana po'y may napulot na naman kayo mga bagong idea at kaalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertihan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme. Oh, ano?
fresh ba? Kayo, fresh pa ba kayo? Ha? Siya, telanat, nakaumuli. Tapos, Mariosep. Naka, dag-im na eh. Bubuhos na yan, malakas yan. Oh, okay na yun na.